Hi guys, I'm Roy. Sa video ng ito, pag-uusapan po natin yung mga different kinds ng mga pintura. So, let's start. So, ang pag-uusapan po natin ay enamel, lacquer, pati ang acrylic types. Pag-uusapan din po natin kung ano yung maganda sa kanila, ano yung pangit sa kanila, ano yung mga hinahalo sa kanila, ano yung mga primers, ano rin po yung mga masilya na gagamitin natin sa kanila. So first, pupunta muna po tayo sa pinakamadali natin gamitin, ang acrylic type. So yung acrylic type, ayun po yung water-based natin. Ito po, water-based, ang hinahalo po natin sa kanya kung gusto po natin siyang gawing manipis, lalagyan po natin siya ng thinner. So ang thinner po natin sa kanya ay tubig lang. Ano po ba yung pros and cons nito? Ang maganda po dito, syempre hindi po ito mabaho. Mabilis po siyang matuyo, pwede nyo po siyang gamitin indoors, pwede nyo rin po itong gamitin kasama yung inyong mga kids. Ano naman po yung pangit sa kanya, no? Unang-una po, mahirap po itong hanapin. Onti lang po yung mga hardwares na nagtitinda neto. Kadalasan po, ang mga nagtitinda neto, yung mga malalaking hardwares talaga. Wilcon, Home Depot, yung mga ganyan po. Sa mga local hardwares natin, yung malapit po namang hardware sa inyo, wala po kayong makikita ang ganito. Or, kung meron man, madalang na madalang talaga. Ang pinakamaganda pong example nito ay yung water-based enamel ng Davis. So, ito po yung water-based enamel. Pero kapag pupabasahin nyo siya sa likuran, acrylic po yung nakalagay sa kanya. So, ayan po yung pinakamagandang example natin. Ano naman po yung kanilang primer, tsaka yung kanilang masilya, no? Ang pinapaprimer po dito is yung Megacryl Wood Primer. Meron din pong isa, Interior Primer and Sealer na Davis din. Paano ko po nalaman na yun yung primer nila? Dito po sa ating can, meron po siyang nakalagay dito sa likuran. Kung ano yung primer na gagamitin nyo, at kung ano rin po yung mga kailangan nyo gamitin. Halimbawa po, masilya, mga ganun, top coat, kung ilan. Meron po yung instructions dito. So, para po hindi kayo malito, lagi nyo lang po mababasahin yung sa likuran. So, ano naman po yung gagamitin nating masilya para sa kanya? Ang ginagamit po naming masilya is water-based din. Kadalasan po, pwede po yung gypsum putty or concrete putty. Depende na po yan sa inyo kung anong brand yung gusto nyo. Pero mas maganda po, kaparehas po ng Davis or yung Megacryl kasi isa lang po yung gumawa na eh. So, kami po, ang ginagamit namin minsan ABC na gypsum putty or kapag po wala, yung sa Megacryl. Kung ano lang po yung makita namin. Pero mas mura po kasi yung ABC gypsum putty. Kaya yan po yung kinukuha namin. Reminder lang po, ano, marami pong nagkakaroon ng problema dito sa ating water base. Kaya po kayo nagkakaroon ng problema dyan, yung masilya nyo po ay makapal. Yung gypsum putty or yung concrete putty po na inilalagay nyo, makapal. So, ang gusto po natin kapag nagmamasilya tayo, hindi po yung white. Ang gusto po natin, makikita pa rin natin yung hibla ng mga kahoy. So, gusto po natin maging white lang siya kapag po nag-primer na tayo na second coat at saka first coat at saka second coat ng ating top coat. So, ano naman po yung magiging top coat natin sa kanya? Aqua Gloss It. Ito na po yung top coat niya. May iba-iba po siyang kulay at pwede rin po kayo magpahalo ng kulay. Dito po sa may Quezon Avenue na Wilcon, pinaghalo po siya ng Aqua Gloss It. Ang next naman po sa ating pintura ay yung lacquer type. Ito po yung kadalasang ginagamit sa ating mga sasakyan. So, ang kadalasang pong pangalan sa kanya ay automotive lacquer. Lagi naman po yung nakasulat sa title or sa pangalan kung anong klase sila. Yung sa Aqua Gloss It lang po yung hindi ko alam kung bakit enamel yung nilagay nila na water base. Kung gusto po natin yung ating mga finishes ay katulad ng mga pangsasakyan, ito po yung kadalasang ginagamit sa mga Duco finish. Trivia po, ano, yung Duco finish po na yan ay medyo malabo po yan. Ibig sabihin po ng Duco, yung Duco po ay yung brand ng paint na ginagamit, which is a lacquer type. So kapag po sinabing Duco finish, kadalasan po yung shiny or yung automotive na finishes. So, yun po yung nagiging norm, which is hindi po dapat. Kung gusto po natin ng finish, kailangan po nating sabihin kung ano yung gusto natin. Ang gusto po natin, mirror light, shiny, glossy, semi-gloss, flat. Kasi pwede po yan sabihin yung Duco finish, basta po automotive yung ginamit. Kasi kapag po sinabi yung Duco finish, basta po ginamit lang yung Duco painted, depende po yan kung anong shine yung gusto nyo or yung sheen na gusto nyo. Siguro po baguhin natin yung Duco finish. Kung may gusto po kayong shine, sabihin nyo po glossy, mirror-like. Be specific po kasi kapag po Duco finish, masyado po siyang broad. Or basta gamitin lang yung Duco paint, baka po yun na yun. So, ano po bang pros and cons nito, ano? Ang maganda po dito, unahin natin, ano? Napakabilis po nitong matuyo. Siguro po matatapos niyang project within
2 to 3 days. Kasi syempre ayaw po natin biglain yung mga pintura. No? Gusto po natin kapag nagpipintura tayo, yung gitna niya natutuyo rin. Kadalasan po kasi ang nangyayari, kapag po hinawakan nyo siya tapos alam nyo na natuyo yung surface niya, pinapatungan na po agad. Gusto po natin yung gitna niya ay matuyo talaga. Pwede nyo naman po siyang patungan. Huwag nyo lang po siyang papatungan ng mga mabibigat agad. Mas maganda po, papatayin po muna natin talaga siya. Isa pa po sa maganda ay, lagi po itong meron. Kadalasan po meron po itong sa mga local hardware stores na malapit sa inyo. So, hindi po kayo mahihirapan maghanap. Tsaka, mas mura po ito compared po dun sa ating water base. Kung medyo nagmamadali po kayo tapos gusto nyo ng mga shiny na finishes or mga mirror likes or mga glossy, ito po yung magandang gamitin natin, yung lacquer type na finishes. Pupunta naman po tayo dun sa ayaw natin sa kanya. Ang number one po na ayaw natin sa kanya ay napakabaho po nito. Masakit po siya sa ilong, masarap siyang amoyin sa una, pero kapag nagtagal, magkakasakit po kayo. Mga ganyan. Ayaw po natin na mayroong mga bata kapag gamit po natin ito, at ayaw po natin na beer lang, wala po tayong mask kapag gamit po natin ito. Maganda po nasa open area po tayo kapag gagamitin natin siya para po yung amoy niya mabilis pong nawawala. Kasi kapag po nakakulob lang siya, matagal po itong mawala. Depende po yung mga days, a week, minsan nandoon pa rin po yung kanyang amoy. So ano po yung kadalasang ginagawa sa kanya? Nilalagyan po ng cooling yung sa loob para po sip-sipin nung cooling yung amoy, yung ating lacquer base. So, ang ating thinner po para dito, para po halimbawa gusto nating i-spray, nilalagyan lang po natin ito na lacquer thinner. Ito po yung consistency po nito ay depende po yan sa inyo. Pero ang gusto po natin, kapag yung naghahalo po tayo ng thinner, parang gatas lang yung consistency niya. Ayaw po natin ng sobrang lapot, ayaw din po naman natin ng sobrang parang tubig kasi baka po siya mag-drip. Medyo mahirap po itong ayusin kapag nag-drip na. So, ano naman po yung ating pangmasilya sa kanya? So, ang ginagamit po natin na masilya ay yung lacquer spot putty. Ayun po yung pinambabatak natin sa kanya para maging flat yung ating surfaces. Ito po, hindi po ito katulad nung sa wall putty or concrete putty dun sa ating water base kasi ito po, okay lang po medyo makapal siya. Kasi kapag po ito natuyo, nagiging matigas siya talaga. Yung sa concrete putty po kasi yung loob niya parang dust lang. Ito po, maganda para siyang makatawan. Yun yung term po, para siyang makatawan na hindi po siya natutuklap. So, ang primer po netong lacquer natin ay lacquer primer surfacer po yung kadalasang pangalan niya or sa Boysen. So, primer muna, then masilya, primer, then top coat. Yan. Sobrang tibay na po yan. So, dito po kadalasan na nilalagyan kapag tapos po natin maglagay ng pintura, ano, lalagyan po natin siya ng clear coat para yung kulay po niya ay napoprotekta ng ating clear coat. So, doon sa clear coat po pwedeng flat, pwede rin pong glossy shine. So, ang last naman po sa ating pagpipintura ay yung enamel. So, ito po yung oil-based type na pintura, ano. Ang maganda po dito sa oil-based ay, ito po matibay talaga itong oil-based. Ito po, sure ako, meron yan sa mga local hardware stores na malapit sa inyo. Maganda po itong gamitin kung yung gusto nyo mga projects ay yung medyo pang matagalan talaga. Pero, ang downside naman po nito, sobrang tagal matuyo. Ang pangalan po nito is quick drying enamel. Pero, 24 hours nyo po siya papatuyuin bago nyo po siya mahawakan na. Kasi, as in, sobrang tagal po nito matuyo. Pero, pag natuyo naman po siya, ang ganda po na nagiging finish niya. So, ang nagiging primer po nito, flat wall enamel. Yung po yung sa boys na. Ang masila naman po na ginagamit natin sa kanya is yung Fluxolux Glazing Putty. Ayun po yung pang oil-based na masilya or putty, yung pinambabatak po natin. So, same process din po. Primer, masilya, then primer po ulit, and then top coat na. Dito po sa ating top coat, hindi na po natin to kailangang lagyan ng clear coat. Kadalasan po dito sa ating oil base, ano. Shiny na po siya talaga. As in, mirror-like na yung shine niya. Kahit hindi niyo po siya masyadong ma-prep ng maayos, kapag po natuyo siya ng maganda, nagle-level po siya ng sarili niya. Kapag po yung mga finishes natin, matagal matuyo, mas mataas po yung chance niya na magiging shiny. Kasi nagle-level po siya. Alam mo po, meron tayong mga uka-uka, yung mga maliliit po na pores niya. Nagle-level po yun dito sa ating oil base. Kasi nga po, sobrang tagal matuyo. Ayun po yung ikinaganda nito. So kung gusto niyo po yung inyong mga projects, mga cabinets niyo, kasi medyo shiny, tapos matagal talaga siyang masisira. No? Ito po yung maisasuggest ko na gamitin niyo. Kaso yun nga lang po, mabaho rin siya,
maamoy niyo po siya. Kahit po minsan weeks, months na, may amoy pa rin po yung loob ng mga cabinets niyo. Pero hindi naman po ito kasing baho nung lacquer type. Ito hindi naman po siya ganun kasakit sa ilong. Pero maaamoy nyo pa rin siya. So ito pong ating enamel. Medyo mas mura po din ito kaysa doon sa ating water-based na acrylic or water-based enamel. Ano. Dito po sa ating oil-based na enamel, ang nilalagay po natin sa kanya para sa thinner ay paint thinner. Minsan po, gaas yung pinatatanggal nila. Pero parang same lang din naman po. Pero mas maganda pong gamitin nyo yung paint thinner at saka syempre same brands po. Ano po yung mga pang-spread na pwede natin gamitin sa kanila, ano? Doon po sa ating water base, pwede pong gamitin natin as foam roller, cotton roller, tsaka po spray. Pwede po natin siyang i-spray. Doon po sa ating cotton roller, okay lang po yun pang mga primers. Pero kapag po mga top coat na, ang maganda po nating i-gamitin ay yung ating roller. Mas maganda pong gamitin yung roller kesa sa brush. Kasi yung brush po ay medyo nag-iiwan po siya ng mga lines. Dito po sa ating lacquer type, ang pinakamaganda pong way para ma-spread po ito ay cotton roller. Pwede po natin siyang spray. Mas maganda po kung spray ko sa mga top coat, pero mas mabilis po kapag po i-roller muna natin yung mga primers. Pwede rin po tayong gumamit dito ng foam roller. Kaso kailangan lang po yung foam roller natin. Maganda yung brand niya. Ang ginagamit po namin, Stork or Omega. Hindi po kasi siya natutunaw. Ito naman po sa ating enamel, ang ginagamit po natin, cotton roller. Kaya yun na nga po, matagal siyang matuyo. So, kapag po cotton yung gagamitin natin, okay lang. Kasi nagpa-flat naman po siya. Ano? So, reminders lang po, kapag po magpipintura tayo, i-check po natin yung surroundings natin or syempre, yung work area natin kung ano ba yung mas nababagay. Halimbawa, gusto po natin enamel, sobrang tagal po niyang matuyo. Kung meron po kayong storage area or area na pwede kayong maglagay nun, mas okay po. Kapag po tayo hindi sigurado kung ano yung magiging primer niya or yung magiging masilya niya, pwede nyo po siyang tingnan dun sa may likuran. Dito po, may instructions po dyan kung ano yung kailangan nyo primer, kung yung sa masilya, ang gusto po natin kung ano po yung masilya na gagamitin natin ay nakaparehas po dito sa ating gagamitin. For example, water-based na masilya, lacquer type na masilya, then oil-based is yung para po sa ating oil. Ayaw po natin silang paghalu-haluin. Kapag po pinaghalu-halu natin sa lalim, bawa, ang primer natin is water-based, kadalasan po hindi po kumakapit yung ating oil-based tsaka yung lacquer type. So, ang pinakamaganda po natin gawin, mag-stick po muna tayo sa oil-based or water-based or lacquer type. So, yan po. Kung meron man po kayong natutunan, so subscribe na po kayo sa ating channel. Ano? So, huwag niyo po kakalimutan yan, ha? Road to 100,000 po tayo. Yan. So, if ever po na meron pa po kayong questions, suggestions, or any other comments regarding sa ating topic ngayon, no? Comment nyo lang po sa baba. Tatry natin silang sagutin. So, yan lang po. Thank you.